Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay patuloy pa rin natin na binabantayan si Bagyong Obet at ito po ngayon ay nakapaloob sa frontal system o yung lugar po kung saan nagtatagpo ang mainit na easterlies at malamig po na hanging amihan at nasa layo po ngayon ng 920 km east ng Calayan, Cagayan. Nataglay po ang lakas ng hangin na maabot pa rin po sa 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour. Wala pa pong nakataas na anumang wind signal sa alinmang bahagi po ng ating bansa at posibleng bukas po ng umaga hanggang tanghali ay nagbabadya na po na mag-landfall sa may Santa Ana, Cagayan o sa mga isla po ng extreme northern Luzon. Kaya maging handa po tayo sa malalakas na ulan na minsan rin ay may bugso ng hangin na daladala po ng bagyong si Obet sa paglapit po dito sa kalupaan ng Northern Luzon. At ito naman po pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Pero paalala lamang po na isa lamang itong forecast, posible pa rin po ang mga pagbabago. Kaya patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, ngayong madaling araw ay may malalakas na po na ulan dyan po sa may extreme northern Luzon, ilang po sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, ilang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, ilang bahagi po ng Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Batangas, ilang bahagi po ng Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi po ng Kabisayaan, Surigao, Lau at Lanao Provinces. At mamaya po ay sisikat muli ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa pero nananatili pa rin po na may mga pag-uulan at may kalakasan pa rin po ang ulan sa extreme northern Luzon, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, ilang bahagi po ng Isabela, Aurora at makulimlim na kalangitan with isolated light rains rin sa ilang bahagi po ng Kabisayaan. At pagsapit na po ng hapon, mas maraming lugar muli ang makakaranas ng mga isolated rains sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, kaya iba yung pag-iingat po sa posibleng banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yun naman pong mga baybayin, dulot po ng papalapit ng bagyong si Obet at saka po ng lumalakas na hanging amihan ay matataas pa rin po ang mga alon sa seaboard po ng halos buong Luzon. Sa mga may kulay po na po ay bawal po ang pumalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka dahil ang mga alon po dyan ay aabot hanggang po sa 2.3 to 4.5 meters height. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na napagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!